number one! 6.7 Energy FM! Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! Magandang gabi, mga pangga. Ikaw ba ay nagtitake ng supplement na mahalaga sa ating katawan dahil nakatutulong ito? Subukan mo ang MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Dahil bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen, mga sangkap na nakatutulong at hindi nakasasama sa ating pangangatawan at kalusugan. At kaya naman tinawag na plus ay dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. Yung coenzyme Q10 ay uri ng supplement na kailangan ng katawan lalo na't nagkakaedad. Tulong para sa mas malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman ay isang uri ng protein na tumutulong sa maayos na metabolism o panunaw. Kung may tanong, bisitahin mo ang kanilang website, mx3ph.com, or tawagan sila sa 0918-888-8693. Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy, the Spooky Edition. Chico, maligayang pagbabalik. Maligaya ka ba na bumalik siya? O muli ka na namang masasaktan dahil sa mga pangluloko niya? Oh. That's just so saddening. Spooky. Spooky. Welcome back to the show. Ito po ang unang araw ng espesyal na pagtatanghal ng DMC or ng Drive Me Crazy. Ito nga ang ating Halloween special, the Spooky Edition. We are still live, no, sa TikTok Live. Hello sa mga nasa TikTok Live. Si Angel, hi Angel. Sabi niya, takutan ba tonight? Yes, Angel. It is. Kaya kung meron kang spooky story that you wanna share, please feel free to send me a PM, no? Or pwede mo akong tawagan, 8721-2429-7001-7949. Habang inaabangan daw ni Ritzard. Nakikinig daw sila ni Casey. Nasaan ba kayo ngayon? Kayo lang bang magkasama dyan? Kayo lang ba sa tingin ninyo? O
Oh, eh, okay. Sabi ni Melvin, update sa kasama mo, Kuya Chico. So far, tao pa naman siya, guys. Okay pa naman. Hindi pa, ngumingiti pa rin siya, hindi pa rin siya nagtatransform into undin or any creature for that matter. Sabi ni Brian Starfruit, marami na naman siguro hindi makaihi nito mamaya. Ay na nga. Okay. Guys ha, send ka lang ng ano, send lang kayo ng send ng inyong mga spooky stories. And speaking of send, hindi ko alam, I hope ready na no. Pero speaking of send, so may nag-send sa atin. This one, bago tayo pumunta sa mga stories, this one ay hindi siya story. No? I-share lang niya. At ito yung laman ng PM niya. Sabi niya, hello Kuya Chico, I'm Martin from Manawag, Pangasinan. Not sure kung meron kang segment kung saan pwede akong mag-send ng spooky video ngayong Halloween special mo. Been a fan of yours, of your shows since 2014. Since high school through college and ngayon na adulting life na. Kahit nung lumipat ka ng ibang bansa. Uy, maraming salamat. Habang natatakot na daw agad si Kami. Ay naku Kami. Huwag ka matakot, mamaya may chismis ako. Balik tayo dun sa PM. Sabi niya, so ayun na nga. Ever since gusto ko nang magpadala ng story sa'yo, pero yung mga spooky story ko eh masyadong private. Laging tungkol sa kulam. Naniniwala ba kayo sa kulam? Pedro, naniniwala ka sa kulam? Yes daw. Sabi niya, yes. Sabi nung mga kasabi niya, yes. So naniniwala daw siya. Going back. Pero last year, sabi niya dito, dahil binenta na ng mga relatives ko yung lupa kung saan nakatayo yung ancestral house namin, kinailangan ko nang makahanap ng lilipatan namin ng mother ko. Since kaming dalawa na lang din naman ang magkasama simula nung namatay si Papa. Nakahanap ako ng lupa na may not so developed na bungalow na sa medyo liblib na part siya ng town namin na Manawag. Nagustuhan ko yung lugar since tahimik at puro puno. Hindi nga lang kagandahan ang kalsada pero aarte pa ba ako at mura ko na lang makukuha. Meron namang mga street lights paggabi pero almost 150 to 200 meters din ang pagitan ng mga ilaw and 500 meters ang pinakamalapit na bahay sa akin both sides. So malayo yun. Last year, early June, nag-start sila ng renovation ng bahay. At first, okay naman kahit liblib at walang mga kapitbahay. Then nung malapit nang matapos yung renovation, nag-send yung pinsan ko na isa din sa mga gumagawa ng bahay pang-update niya sa akin kasi nag-work ako sa Pampanga and weekends lang nakaka-uwi. At sabi niya dito, insert video. So, sa mga nasa live, mapapanood niyo ito no with the audio kasi mahalagang marinig yung audio. Sa mga nasa radyo, mamaya ipi-play ko no galing dun sa phone ko para marinig niyo kasi hindi niya yata maririnig. So, hindi ko alam kung ready na si Amit the Great. Papakita natin ito yung video. Yun, so maikli lang siya. Narinig nyo ba? Yun, nag-repeat na yata. May napansin ba kayo sa video? So, para sa mga nasa radyo, no, just to give you an idea, video nga lang siya no, na nakapahaba na binivideohan niya yung mga gumagawa dun sa bahay. So, nakasampa sila dun sa mga kahoy, mga bakal-bakal. No? So, binivideohan daw nung pinsan niya no? Na isa din sa mga nagtatrabaho dun. At pakinggan nyo, ito sa pang nasa radyo. No? Ito yung tunog ng video. Hindi ko alam kung... Thank you.
Ulitin natin. Narinig nyo ba? Ulit. Isa pa. Narinig nyo? Sa mga nasa TikTok, hindi yata, ewan ko, hindi ba nila makikita yun? Hindi yata eh. But anyway, so, yun yung tunog ng video. Parang may matandang umuungol o parang nahihirapan siya, di ba? Tapos, sabi dito, tito ko at dalawang pinsan ko ang helper niya sa pag-welding. Yung nasa video at pinsan ko naman, yung may hawak ng phone at nag-send sa akin. Sila lang po ang workers ko throughout that renovations. Tanghaling tapat niya sinend sa akin yan. Since nasa work ako at nakita ko yung message niya nung 15-minute break namin. Pinanood ko yung video habang nakamute yung phone ko. Ang sabi ko, okay, mukhang malapit na matapos. Probably a week or two na lang ang tatagal. Fast forward, kinagabihan, pag uwi ko ng boarding house, naalala ko ulit yung video at pinanood ko na with audio. At doon ko palang narinig yung matanda, quote-unquote matanda, na parang nahihirapan. Hindi ko sinasabi na tama yung hinala ko. Masyadong malinaw yung audio para maging glitch sa video ng messenger. Attached din sa message na to, yung conversation namin ng pinsan ko after ko marinig yung audio. Siya kasi yung tagabantay ng bahay paggabi dahil maraming materials na pwedeng mawala. February this year. Ah, hindi, pakita na muna natin yung andiyan ba yon, Meet? Pakita natin yung convo. Ito yung convo. Yan yung pinakataas. Ano yun? Ano yung tunog sa dulo? Play mo. Ano po? Play mo. Play ko na ano po? Yung parang matanda sa tunog. Tapos sabi ng kausap na tunog ng pagkatapos magsalita ni Tikboy. Di ko alam eh, kuya. Sige, sige. Di ko alam kung sino yun. Gesi-gesi. Yun lang. Haha, wag muna natin pag-usapan yan, kuya. So natakot siya. Wala nang kasunod. Wala nang kasunod. Natakot siya. Natakot yung pinsan niya. Wag na daw munang pag-usapan. Ah, duwag. Charot lang. Tas karugtong nito, February this year nung nakauwi ako since pinayagan kaming mag-work from home. Since then, wala naman din akong naranasan na katatakutan sa bahay ko. Naniniwala ako sa paranormal ever since, pero nasa isip-isip ko, kung sa tingin ko eh hindi naman mapanakit, eh hindi ko kailangang matakot. Sorry na at mahaba na yung video, pero PS, mahaba ba yun? Thank you at naging DJ ka. I've been through a lot and isa ka sa reason kung ba't kaya ko pa ding umiti at tumawa despite na mga pinagdaanan ko. Oh, ano ba yun? Baka mag-cry ako dito. Baka mag-cry. Spooky nga. Di ba dapat nakakatakot to? Bakit naman tayo nagdadramahan? Ano ba? Handa naman akong sumama sa iyo. Spooky. Spooky. Ay, nako. Sabi ni Jasmine, tunog ng welding na kumaskas sa bakal yon, Kuya Chico. Hindi naman yan, layo eh. PS, tama na at mag-isa lang ako. Tignan mo, takot ka pala kasi. Kaya ka. Diba, yung tunog, ulitin ko yung tunog ha, para marinig ninyong lahat. Sana yun. Parang gano'n. Taguro. Tirahin mo na ako. Napapatingin si Justin. Ganun nga yun.
Sabi ni JR, tunog daw yun pag matigas yung yung jerbox. Basta si, wag nga! Halloween nga, spooky nga eh. Parang naman mga tibang itong mga ti. Nakakainis naman. Sabi ni Kwento, nakatakot. Parang nasa hell yung tunog. Ang creepy. Ay, nako. Anyway, ito, hindi, syempre, hindi naman tayo pare-pareho ng mga paniniwala, di ba, and all, no? Pero kung babalikan natin yung story ni Emma kanina, no, na may part doon na yung manggagamot, di ba, sinabi na pagtapat yung palad, no? And ako, wala naman ako ma-offer na explanation dyan, no? Pero if somebody can please shed some light doon, no? Dahil ako din naman ay believer, no, ng ganyan. At naniniwala ako sa mga bagay na hindi natin na-explain, lalo na ng science, no? At isang x-ray daw yan, no? Kapag ang sakit mo ay, so dalawang daw uri ng sakit. Yung isa ay physical, which kailangan ng doktor at medical attention, and the other one is ang sakit mo ay spiritual. And when you say spiritual, hindi ka mapapagaling ng doktor, no? Kahit anong gawin. Because ibang manggagamot, yan nga sila, yung mga manggagamot, sila yung kailangan mo, no? Para matulungan ka dyan. At isa daw paraan, pagka whenever you feel na there is something, no, gumagambala sa'yo, may nararamdaman ka na parang hindi ma-explain, isa daw yun sa pwede mong gawin. Tama yun, yung pagtatapatin mo, yung guhit, di ba, yung guhit dun sa may hinliit. Yan, so pagtapatin mo siya, so kailangan tapat-tapat yan. So yan, tapat-tapat siyang ganyan. Tapos tignan mo, kung yung dulo ng hiniliit mo ay pantay. So pag pantay, sige nga, yung bisita ko nga dito sa Pedro, gawin mo nga, hindi mo makita kasi madilim. So pantayin mo daw yan. So pag pinantay mo yan, so dapat pantay yung daliri mo. Unless siguro pinanganak ka talagang, you know, hindi pantay yan. I don't know kung meron. So kapag daw yung kanan, yung right. Kapag daw yung kanan ang ano, ang mas mahaba. Ibig sabihin ang gumagambala daw sa iyo ay tao. Tao, 'di ba? Pwedeng may kumukulam sa iyo, ganyan, may basta tao siya. Pagkaliwa naman, so mga pwedeng spirito or mga elemento, no? Yun daw yung sabi. So again, wala naman akong ma-offer na explanation dyan. Pero yan yung usual na sinasabi, di ba? Sabi, kailangan pala pantay yung guhit. Yes, kailangan pantay yung guhit. Patingin nga ng guhit mo. Pwede ko bang makita yung guhit? Sabi ni Daniel, pag hindi pantay, lus-lus. Iba yun. Ini palad yung pinag-uusapan natin. Bastos nito. Kulit nyo eh. Paano na ito magiging nakakatakot ang gugulo nyo? Anyway, 9 more minutes before 8. Bilis ng oras. Let's proceed with our next story. Ito naman ay pinadala ni Nina. Hindi na to ganun kahaba. At ito ang kanyang spooky story. Spooky. Hi Kuya Chico, gusto ko lang i-share yung aking experience. Madalas akong ma-sleep paralysis. Pero itong ikikwento ko, ito yung pinaka-creepy sa lahat. 29 years old ako. Year 2018 ito nangyari. Sabi nga ng mga matatanda, kapag nakakita ka daw ng multo at napapikit ka sa takot at nagdasal, siguraduhin mo daw na galing sa puso mo yung pagdadasal. Dahil kung hindi, ay sasabayan ka nito. Ganon yung nangyari sa akin. Dalawang beses ko ito naranasan at tandang-tanda ko yung itsura ng babaeng nasa panaginip ko. Isang gabi, bagong panganak ako noon, siguro mga isang buwan na.
Nung gabing yun, pinahele ko muna yung baby ko sa mama ko kasi gusto ko lang makabawi ng tulog. Pagkapikit ko, nakatulog na rin ako agad. At sa panaginip ko, may isang babaeng maputi. Singkit ang mga mata niya. Masungit ang itsura. Payat, itim at mahaba ang kanyang buhok. Nakatingin yung babae sa akin. Sobrang takot na takot ako dahil alam kong hindi siya normal. Ramdam na ramdam ko yung takot ko sa panaginip ko. Hanggang sa napapikit na lang ako at nagdasal. Our Father who art in heaven. Nang biglang tumabi yung babae sa akin at sinabayan niya akong magdasal. Hallowed be thy name. Di ko makalimutan yung boses niya. Malaki ang boses nito at nakakakilabot. Yung parang boses ng isang demonyo. At ginising na ako ni Mama dahil binabangungot nga raw ako. Di pa doon nagtatapos Kuya Chico dahil nakita ko ulit siya sa panaginip ko. At ganun na ganun pa rin yung nangyari. Mula noon, di ko na kinuwento yung experience na yun dahil ayoko nang siyang ma-encounter ulit. Salamat Kuya Chico. Happy Halloween. God bless. Tulungan mo ako. Spooky. Spooky. Sabi ni Nelson Baring, ayoko na. Hindi, gusto mo pa. Anong ayaw-ayaw? Sabi ni JR, hindi ba si Lindsay yung nakita niya? Maputi, singkit at masungit. Masungit ba si Lindsay? Isusumbong kita. Masungit ba si Hinday? Mukha lang masungit. Hindi yun ma... Grabe ka kay Linda. Isusumbong talaga kita. Hindi siya yun. Grabe ka naman. Sabi ni... Masungit lang. Nasuklit ko sa katangian niya. Dito. Grabe ka. First day ba to ng spooky Kuya Chick? Sabi ni Thalia, yes. First day. So, 3-day special naman to, no? Hanggang 31. So again and again, mag-send na kayo ng inyong spooky stories. I-PM nyo lang ako, no? Sa aking page. Or kahit saan, no? Pwede yan. Sabi ni Brian Carlo, parang yung sa UST, nagdasal yung babae tapos sinabayan siya ng multo. Diba? Kaya din daw nilang ang magdasal. No? Lalo na kung hindi... Tama nga, I think tama yun. No? Lalo na kung hindi galing sa puso yung panalangin mo. No? Ako kasi naniniwala na iba yung dasal. Iba yung nagdadasal sa nananalangin. Diba? Parang feeling ko mas malalim when you say nananalangin ka. It comes from the heart, no? Kung nagdasal ka, pwede namang kabisado mo lang yung dasal, 'di ba? Or dahil napilitan ka lang, dahil kailangan lang, no? It dasal. So, kaya dapat tingin ko again, tayo ay nananalangin, no? Hindi tayo nagdadasal lang. Sabi ni Linet, kailangan freestyle para di ka masabayan. Siro. Pag ikaw, minus ka, madami kang minus. Ano? Freestyle eh. Three more minutes before 8 in the PM. Ito pala si Nina, yung nagkwento. Oh. Sabi niya, kwento ko yan. Salamat kay Chico. Siya pala yung nag-sing. Sana sample daw ng freestyle, sabi.
Sabi ni Pedro. Sino ba yung comment nun? Pag tayo, sinasabi ko sa inyo, pag na-minusan kayo. Sabi ni Linet, grabe naman sa minus. Anong grabe? Tama lang yun, ma-minusan ka talaga. Sabi dito, Kuya Chico, kwento ka ng sarili mong karanasan sa kababalaghan. Hindi, nakwento ko na to last year eh. Wala na eh, wala namang... So, okay, ang recent... Okay, ang recent ko na nare-recall na experience tungkol dyan eh when I was with MOR 101.9. So 'di ba, nag so 2017 ay nandito ako, no, yung Energy FM 1.0 ko na pang-umaga ako noon. And then 2020 I joined MOR ABS-CBN. And the franchise issue happened, 'di ba? And I came back here. So ito yung talagang ano eh, kasi hindi naman ako talaga para nakakakita, no? Yung nararamdaman, alam ko yan, alam ko na meron, sure ako dyan, pero yung vision, wala naman kasi akong ganun. So eto ka na nga sa mga hindi pa nakakaalam. So I was doing the show yung panggabi, ang show ko noon ay 9 PM hanggang 12 midnight. So may caller. Okay, may caller, yung usual, yung mga dati kong ginagawa, 'di ba? Yung tatawag, magkikwento, mag-uusap, kung kaya mag-a-advise ganyan. So may caller ako. Yung itsura nung booth doon, so ito, no, kunyari ito na 'yan, ito na yung console, sa likod ko pader na 'yan, tapos mahaba siya, pahaba yung radio booth doon sa MOR. To my left ay yung pinto. Yung pinto, yung mabigat na pintuan. Pagbukas mo ng pinto, naandun yung... Andyan, no, sa bandang left ko. Pagbukas yung pinto, andyan yung malaking... Alam mo yung haligi ng building? Malaki yung haligi. Yung pwede ka magtago. Yung... Pwede ka magtago. Kahit dalawa, tatlong ikaw, kayang magtago. Kasi malaki. Malaki yung poste mismo ng building na andun. Halos tapat. Kung if my memory serves me right. No? Nung pintuan. Okay, o di, eto na. Kausap ko yung caller, nagtatrabaho ako. Biglang, doon sa may pader, may hugis tao na anino, kasi ganun ko siya na visualize. Sumilip siya dito. Gumanon lang, as in, masaglit lang. Sumilip siyang ganun, tapos bumalik. Eh, may kausap ako. So parang okay, doon sa room walang ibang tao, ako lang. Kasi yung producer ko noon na si Arlene eh may ginagawa doon sa kabilang office. So kahit magngaungaw ako doon, wala makarinig sa akin doon. Sumilip siya. Mabilis. Okay, edi ko lang pinansin, 'di ba? Tapos nawala na sa isip ko kasi nga nagtatrabaho naman ako, may iba akong ginagawa, nagplay na ako ng song, commercial na, no, I was doing the logs, no, nilalagay ko yung oras, kung anong oras nagplay yung mga commercial and all. Umulit na naman. Sa kabilang side naman. Sumilip siya sa kabilang side, nung una yung kanan, tapos pangalawa sa kaliwa. So sabi ko, hindi na ako namamalik mata kasi pangalawang beses na nangyari. Hindi man ako gutom, hindi man ako pagod. Okay naman ako. So, ewan ko, pumangalawa siya ng silip, no? Tapos ikinuwento ko ngayon, nung hindi na ako nakatiis, tinawag ko na si Arlene. Sabi ko, Arlene, samahan mo nga ako dito. kasi talaga, kahit magsisisigaw ka doon, wala talaga makakarinig sa'yo. Tinawagan ko siya, tapos kinuwento ko sa kanya, tapos tinatawanan lang nila ako. Ikinuwento ko na sa iba kong mga kasama doon. And they said na meron daw talaga doon. Kumbaga, sinabi nga nila sa akin, welcome ka lang. Kasi meron daw talaga. Meron daw doon sa... So, I guess, yung siguro baka, hindi ko alam, portal yata, no? Yung pinto, no? Makaharap nung pader na yon na malaki. I don't know. Sabi ni Louie, duwag. Eh kung saktan kaya kita ngayon.
Siyempre, no? Malay ko ba? Tapos ang lamig-lamig pa noon. Ay, nako. Spooky. Spooky. Ay, nako. Sabi dito ni Arnulfo, creepy pero kung tumatlo pa, sana tinampal mo na. Feeling ko, yun na talaga yung gagawin ko. Kung tumatlo pa talaga siya, baka i-power kick ko na talaga siya. Kung makakasipa pa ako. Ay, nako. Well, 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 deep well, papel, oh well. Sabi ni Chico Calzado, baka gusto magpabati, baka nga. Sabi ni Mark Francis, di ka ba nanigas nun? Hinipo ko, hindi. Hindi naman. Para nakakuluntoy. Ano ba yun? Ako, hindi ako nanigas, hindi. Hindi talaga. Hindi naman. Sabi ni Dale, mga mahihinang nilalang. Sabi ni Al Brian Zembrano, payag ka, may third eye ka pero may sore eyes. Sikuhin kaya kita sa Adam sa Apple nang makita mo yung hinahanap. Ay, nako. Anyway, 804, we'll be back with the last set of stories or spooky stories sa ating pagbabalik. Heist, heist, heist. In the meantime, let's get back to more music. Mga nakakatakot na. Ito, nakakatakot sa tunay na buhay. Yung akala mo okay naman kayo, nagmamahala naman kayo, and you're doing the same thing, no? You are expressing the same love na naramdaman mo every day, and then one day bigla mong marirealize, paano na lang if the feeling is gone. Sabi ni Kyla, nakakatakot. Spooky. Same, same. Pero, iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Maiyak muna tayo. Nakakatakot to. Gandang gabi. If the feeling